Ito ang Larin Conada, ang pinakamataas na bayan sa buong mundo. May taas na 5,285 meters above sea level. Matatagpuan ito sa tuktok ng bundok Andes sa bansang Peru. Ang lugar na ito ay punong-puno daw ng mga ginto. Siguro ay maiisip mo na napakaswerte naman ng mahigit 60,000 na mga residente dito. Pero ang totoo, sila ay namumuhay na parang nasa impyerno. Maraming tao ang nagkakasakit at mga binawian ng buhay. Kaya naman ang lugar na ito ay binansagan bilang paraiso ng demonyo. Bakit kaya? Ating alamin sa videong ito. Matatagpuan ang bayan ng Larin Conada sa tuktok ng bundok Andes na may taas na 5,285 meters above sea level. Ayon sa NASA, ito na ang pinakamataas na lugar na ginawang permanenteng tirahan ng tao. Halos doble ang taas nito kumpara sa pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas, ang Mount Apo, na may taas na 2,954 meters lamang. Matindi rin ang lamig sa tuktok ng bundok Andes, kung saan pinakamalamig tuwing Pebrero at pumapalo ang temperatura sa 7.7 degrees Celsius. Dahil sa taas at tindi ng lamig sa lugar na ito, iisipin mong hindi ito akmang tirahan ng tao. Pero paano nga bang lumobo sa higit 60,000 ang populasyon ng Larin Conada? Ano ang nakahikayat sa mga tao upang tahakin ang matarik na bundok at manirahan sa malamig na tuktok? Ang dahilan? Ginto. Ito ang dahilan kung bakit maraming kalalakihan ng Peru ang nangahas na hanapin ang kanilang kapalaran sa tuktok ng bundok. Pero kung tunay ngang hitik sa ginto ang bundok, bakit binansagan ang lugar bilang paraiso ng demonyo? Bakit sa kabila ng karangyaang pangako ng ginto ay tila mala-impyerno ang uri ng buhay na sinapit ng mga naninirahan dito? Walang nag-akalang lalaki at magiging permanente ang komunidad sa Larin Conada, walang naging plano ang gobyerno para magpatayo ng mga imprastrukturang magpapaunlad sa antas ng pamumuhay sa komunidad. Sa Larin Conada ay walang instalasyon ng tubig at sewage system, kaya ang inumin dito ay karaniwang tinunaw na snow lamang. Bagsak din ang antas ng sanitasyon. Dahil bagamat may 80 pampublikong palikuran, ang bawat tahanan ay walang palikuran. Kaya ang mga residente ay dumudumi lamang sa palayok at itinatapon kung saan-saan. Wala ring maayos na tapunan ng basura. Sinasabing bago mo pa matanaw ang komunidad ay una mo munang malalanghap ang napakabahong amoy nito. Dahil sa karimari-marim na estado ng pamumuhay at kawalan ng maayos na sanitasyon, nanganganib ang kalusugan ng mga mamamayan dito. Ayon nga sa pag-aaral, ang mga nakatira raw dito ay maaaring umabot lamang ng hanggang 30 to 35 years old. Pero mas matinding peligro ang dulot ng malalang kondisyon sa pagtatrabaho ng mga minors. Ayon kay Dr. Nelson Hugo Gadea Vargas, Chief Medical Officer ng Larin Conada, nitong mga nakalipas na 10 taon na lamang natutong gumamit ng mask ang mga minero. Sanay silang ang pinantatakip lamang sa ilong ay basang-basahan. Kaya naman, 50 to 60% sa mga namatay na kanyang sinusuri ay may sakit na silicosis, isang sakit sa baga na sanhi ng paglanghap ng silica. Bukod dito, matinding panganib din ang hatid ng mga chemical na ginagamit sa pagmimina. Pangunahin dito ay ang mercury na ginagamit para ihiwalay ang ginto sa bato. Ang mercury ay itinatapon lamang sa mga katubigang dumadaloy sa baba ng bundok. Kaya naman, maging ang mga naninirahan sa ibaba ng bundok ay damay sa buhay nilang mala-impyerno.
Isa pang dahilan marahil kung bakit tinatawag itong paraiso ng demonyo ay ang kawalan ng pamahalaang nagpapatupad ng batas sa La Rinconada. Bukod sa mga basura at nakakalasong kemikal, nagkalat rin dito ang mga inuman at prostitute na madalas pagmulan ng pag-aaway. Nariyan din ang hindi makataong labor system na tinatawag nilang kachurillo, isang tradisyonal na sistema sa pagtatrabaho kung saan ang mga miners ay nagtatrabaho sa loob ng 30 days nang walang bayad. Tama po, 30 days na trabaho. Hindi sila babayaran ng kumpanya at ang lahat ng gold na mahuhukay nila ay mapupunta sa kumpanya. Ang kapalit nito ay bibigyan sila ng isa o dalawang araw para magmina at lahat ng makukuha nilang gold ay sa kanila na lahat at hindi na nila hahatian pa ang kumpanya. Pero kung ganito kapangit ang uri ng pamumuhay sa La Rinconada, bakit hindi ito magawang iwan ng mga naninirahan dito? Pag-asa sa swerte. Yan ang inaasahan ng mga minerong itinataya ang kanilang kalusugan, kinabukasan at buhay. Ang pagbabakasakaling makatuklas ng malaking mina ng ginto na biglang babago ng kanilang buhay. Nakapagtataka na umaasa lamang sila sa isang walang katiyakang swerte. Pero para sa mga mamamayang malaki ang paniniwala sa mga pamahiin at alamat, hindi ito nakapagtataka. Naniniwala silang may isang babaeng espiritu na tinatawag nilang La Gringa ang maaaring magpakita sa panaginip upang ituro kung nasaan ang ginto. At pinaniniwalaan nila na selosa ang espiritong ito, kaya bawal pumasok sa minahan ang mga kababaihan. Pero ano pa man ang kanilang pinaniniwalaan, di maiwawaksi ang katotohanan ang gintong inaasahan ang nagsadlak sa kanila sa kahirapan. Hitik sa ginto pero mas hitik sa dumi, bisyo at peligro ang La Rinconada. Isa itong patunay kung ano ang kayang tiisin ng tao para lamang sa pinapangarap na swerte, para sa inaasahang ginto na kahit ang malaimpirnong buhay ay itinuturing nilang langit. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!